Sa 2 linggo nang tila walang katapusang mga test kay Samantha at sa baby, pareho silang pinayagan na umuwi. Inakala ni Samantha na ito na ang pinakamatagal at pinakanakapangilabot na panahon ng kanyang buhay, ngunit ang katotohanang naging maayos silang dalawa, ay isang bagay na dapat ikatuwa. Siyempre handa si Matthew na iuwi sila pagkatapos ng maraming pagbisita niya sa ospital nitong mga nakaraang linggo. Hawak-hawak ni Samantha ang baby na labis na nagpumilit. Hindi na siya ganoon kaliit at kulubot ngunit napuno na ang kanyang mukha at hindi na madilim ang kanyang kulay. Tumaas din ang kanyang buhok, nagninangas ang malambot na apoy sa malinis na balat. Nagwiwisik ang maliliit na freckles sa kanyang maliit na ilong, at dark green na mga mata tulad ng kay Matthew. Mahigpit at maingat na hinawakan siya ni Samantha, mahal ang nararamdaman niya sa kanyang mga bisig. "Ready to finally go home, little boy?" malambing na tanong ni Matthew na marahang nakipagkamay. Umalakpak siya at gumalaw, yumakap kay Samantha na napangiti sa sobrang saya na nakatingin lang sa baby. Napangiti din si Matthew habang hinahalikan si Samantha sa pisngi bago kinuha ang mga gamit nito. Sino ang nakakaalam na ang mga ngiti ay maaaring maging permanente? Kontento siyang nag-isip. Pagdating na pagdating nila sa bahay, nasa garahe na si Sapphire, sabik na naghihintay sa kanila na makalabas para mag-grace niya sila sa kanyang presensya. Nilinis na siya ni Rachel bago sila dumating, pinayuhan si Sapphire na kailangan niyang maging malinis para makita ang baby. Matapos makalabas at kunin ang baby kay Samantha ay lumabas na ito at mahigpit na nakayakap si Sapphire sa kanyang mga binti. "Samantha," excited na sambit niya, "I missed you so much." Napangiti si Samantha, able to relate ang excitement ni Sapphire. "I missed you too." Marahan niyang ginamit ang kanyang mga kamay para mapakinas ang kanyang buhok bago huminto upang salubungin ang kanyang mga mata. "I'm so happy to be home," hinila ni Samantha si Sapphire sa kanyang mga braso para yakapin, nilalanghap ang kanyang malutong na fresh na pabango. Napangiti si Sapphire, "Can I see the baby?" sabik na tanong niya. "Sure, just as soon as I put him to sleep," sabay kindat niya at tumango ng husto si Sapphire. Nakipagkwentuhan sa kanila si Sapphire hanggang sa nursery, pinupuno si Samantha sa bawat nangyari habang nasa ospital siya, kasama na ang sariwang pagkain na inihanda ng kanyang lolo't lola at kung gaano siya kaaga pinatulog. Siyempre, pinatawa niya si Samantha gaya ng lagi niyang ginagawa. Natutulog si Josiah nang ilagay siya ni Samantha sa crib, lahat ay nakabalot sa mga blankets na may mga stuffed animals sa kanyang paanan. "Wow!" namangha si Sapphire habang tinatitigan ang kapatid sa unang pagkakataon. "Was I that small, Dad?" tanong niya na hindi umaalis kay Josiah. Tumawa si Matthew, "We were," pagmamalaki niya. "Wow! I've never seen people so small before," she said so low na parang bulong. Napangisi si Samantha at nasa tabi niya si Matthew, pinipigilan ang pagtawa. "And he's so pink, dot end," nilingon niya si Matthew. "Dad, he's not gonna be so hard to protect after all," umiti siya nang naka-cross arms. Nang makitang medyo nalilito sila, nagpatuloy siya. "Lola, told me I will have to protect him and care for him, it's not going to be hard. He's so small. Honey, he's gonna grow," panimula ni Matthew pero hindi na siya binigyan ni Sapphire ng oras para matapos. "It will be like a doll, but this one poops and crying. I can manage," nagkibit balikat siya. "Are you sure, honey?" pang-aasar ni Matthew, "it's actually harder than it looks." Inilibot ni Sapphire ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. "Plus, I'm gonna have my own little people someday, Daddy. I better start practicing," bulalas niya habang naglalakad papunta sa pinto. Napaawang ang bibig ni Matthew nang bumubula ang tawa mula sa loob niya. "I'm gonna wash my hands again, then I'm coming back," she informed bago mawala sa isang sulok. Kumagalpak ng tawa sina Matthew at Samantha. "I think she's way beyond her years," sabi ni Samantha, halata sa kanya ang tawa sa boses. Tumango si Matthew bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay nagkaroon ng konting katahimikan. "Okay ka lang ba?" tanong niya sa kanya. Agad namang tumango si Samantha. "Never better," paninigurado niya bago inabot ni Matthew ang marahan niyang halik sa labi. Noong gabing nasa ibaba si Matthew at nakikipag-usap sa kanyang mga magulang, si Faith at Samantha ay nasa itaas na ginagawa ang parehong. "Ow, I can't believe you actually have a baby," sambit niya, sulyap paminsan-minsan sa crib ni Josiah. Nagustuhan na niya ang bundle of joy. Napangisi si Samantha. "Yeah, I mean pagkatapos kong makipaghiwalay kay Marcus, naisip ko na ang pagkakaroon ko ng isang anak ay medyo malayo," mahinang pag-amin niya. Pinunasan ni Faith ang kanyang lalamunan. "Speaking of, tumawag ba siya o?" napatigil siya at nagkibit balikat.
not once, informed ni Samantha, biglang nagulat na wala siya. He, panimula ni Faith na kinakabahan na napakamot sa ulo. What is it? Sambit ni Samantha. Pumunta siya sa lugar ko isang linggo pagkatapos mong lumipat kay Matthew, pagpapatuloy niya, hindi pinansin ang paghingal ni Samantha. Sabi niya wala ka sa apartment mo at nawala ang phone niya at number mo, kaya hindi ka niya matawagan. Sinabi ko sa kanya na nakipagkita ka ulit sa mga magulang mo at lumipat sa Jamaica. Nagulat si Samantha, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Look, alam kong magdudulot lang ng problema ang muling pagpasok ni Marcus sa buhay mo. I didn't want you dealing with his overbearing ass so I sent him on his way. Paliwanag ni Faith. Umiling si Samantha, at sakang umiti. Salamat. Lumaki ang mga mata ni Faith. So hindi ka galit? Siyempre hindi. Bulalas niya. Tama ka, magdudulot lang siya ng problema and I'm glad things worked out the way they did. Going to that club is the best thing that happened to me, Faith. I would never met Matt or Saf, even Dad. Kung hindi ginawa ni Catherine ang kalokohang planong iyon para akitin sila dito para ipahiya ako, malamang hindi na ako makikipag-ayos kay Dad. Hindi ako magiging kasing saya ko ngayon. Napangiti si Faith. Sobrang saya ko para sayo. Taos puso at totoo ang kanyang mga salita at hangad ni Samantha ang parehong kaligayahan para sa kanyang kaibigan. Isang mahinang katok ang tumunog sa pinto, at nilingon ni Samantha si Matthew. Hey, ngumiti ito sa kanya at ngumiti rin siya pabalik. Hey, your dad is downstairs, he wants to see you, pagpapaalam ni Matthew at ngumisi si Samantha. Matagal niyang hinihintay na makita ang kanyang ama. Ihatid mo siya, mabilis niyang sabi. Tumikhim si Matthew. Sa palagay niya ay hindi pa siya dapat maging malapit sa baby, I'm considering Josiah's a striving preemie and he's sick. Bumagsak ang ngiti ni Samantha at pati na rin ang puso niya, ngunit matapang siyang tumahimik at tumango. Okay, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Bantayan mo lang si baby hanggang sa makabalik ako, sabi niya sa walang partikular na tao. Bumaba ng hagdan si Samantha, huminto sa gitna nang makita niya ang daddy niya na naghihintay sa kanya sa baba. Dad, bulong niya, nanginginig ang mga labi niya sa isang ngiti habang humahakbang patungo sa kanya, binalot siya ng isang mapagmahal na yakap. So happy to see you, sabi niya sa batok niya. Pare-pareho ang pakiramdam ni Patrick at ang yakap na pinagsaluhan nila ay nagsalita ng ganoon. Naghiwalay sila at pumunta sa sitting area kung saan binuhusan siya ni Samantha ng isang basong tubig bago nila simulan ang kanilang pag-uusap. How's the little guy doing? Masigla niyang simula. Sa pagbanggit ng anak, napangiti si Samantha. Ayos naman siya. Natutulog siya ngayon pero magiging okay siya, she informed. Tumango si Patrick. Mabuti. Nagkaroon ng konting katahimikan. Maaaring hindi ito ang pinakamahusay na oras upang ilabas ito, sinimulan niya. But Lilith and I have been in contact over the past weeks, bumuntong hininga siya at nagpatuloy sa kabila ng pagkabigla ni Samantha. Honey, kung sakaling pumunta siya dito, humihingi ng kapatawaran. Dad, Samantha makinig ka sa akin. Ang buhay ay masyadong maikli para gugulin ito ng may mabigat na puso at isang hindi nagpapatawad na kaluluwa. Alam kong mahirap ito, ngunit ang pinakamahusay na mga pagpipilian sa buhay ay hindi madali. Upang mabuhay ka ng masaya, alam kong ikaw ay magkaroon ng malinis na talaan, dapat mong gawin kung ano ang tama. Daddy, please reconsider what you are asking of me, pakiusap ni Samantha na alam niyang medyo imposible ang hinihiling sa kanya ng ama. Hindi lang siya sinaktan ni Lilith Garcia, kundi pati na rin ang kanyang ama na kanyang iniwan dahil pinili nitong kumampi kay Samantha. Just give your relationship a chance before it's too late, I beg of you, pakiusap ni Patrick at naiwan si Samantha na nagmumuni-muni sa kanyang sinasabi. Ang bagay sa buhay ay maaari itong maging napakaluwalhati, hanggang sa magpas siya itong magpatuloy nang wala ang taong mahal mo. Matapos makasama ang kanyang apo at magsaya sa ilan sa pinakamagagandang karanasan sa kanyang buhay, namatay si Patrick sa kanyang apartment habang nanunood ng mga lumang video clip ng childhood ni Samantha. Natawa siya at iniyakan niya ang mga alaala hanggang sa walang magawa ang puso niya kundi umiyak sa kawalan ng buhay na bigla nitong tinataglay. Nasa kusina noon si Samantha, inihahanda ang paborito niyang pot roast. Nang hindi na niya narinig ang masayang tawa nito o ang masasayang pagtapak ng mga paa nito, nag-alala siya, agad na pumasok upang tingnan kung ano ang mali. Tila natutulog lang siya sa kanya, ngunit alam niya na ang pagtulog na ito na napuntahan niya ay mas permanente kaysa pansamantala. Umiyak siya, niyugyug siya para tingnan kung pinaglalaroan siya nito o natutulog.
Ngunit nang umiyak siya at tinawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, sinabi sa kanya ng katahimikan na hindi ito biro. Ang tanging araw na napagpasyahan niyang makasama ang kanyang ama, sila lamang, at pinili nitong iwan siya, o sa halip, nagpasya ang Panginoon na oras na para mag-uwi ng isang anghel. Ngayon ang araw ng kanyang libing, at ang lahat ay iyon ng purong kadiliman. Mga itim na damit, itim na suit, itim na shades at ang mga itim na butas sa nalulungkot na mga puso. Ang mga luha ay tila hindi natatapos mula sa araw ng kanyang kamatayan, at ang mga araw ay tila huminto, tila hindi kumikibo at hindi lubos na naniniwala na ang kamatayan ay kumatok, pumasok at kinuha ng hindi binibigyan ng oras ang pamilya ng naulila upang magpaalam. Pero ang sarap magpaalam kapag hindi mo na makikita ang mga mahal mo. At sa sandaling iyon ay talagang naunawaan nila ang kamatayan, ngayong inilagay nito ang kamay sa taong mahal nila. Sinulyapan ni Samantha ang ama sa huling pagkakataon, hanggang sa sumara ang kabaong, at bumaba ang katawan nito sa maayos na hinukay nilang butas sa lupa. Isang lupang hiniling ni Samantha na mabutan siya at bigyan siya ng sariling libing, dahil nasaktan siya ng sobra. Nasa tabi niya si Matthew, nakapulupot ang kamay nito sa balikat niya, nakahawak sa marupok nitong katawan habang pilit niyang kinakalma ang sarili. Maliit lang ang libing, ngunit si Samantha ay hindi talaga sigurado dahil ang kanyang mga mata ay tila nakapikit sa isang lugar, at iyon ang imahe ng kanyang ama sa isang polished wooden container, nakasuot ng suit na parang may pupuntahan. Heaven probably. Nang dumampi ang kanyang kabaong sa ilalim ng lupa at sinimulan na nila itong tabunan ng lupa, hindi na nakapanood si Samantha. Nabulunan siya ng hikbi at ibinaon ang sarili sa dibdib ni Matthew habang umiiyak. Hinawakan siya ni Matthew na parang siya mismo ang buhay, sa kabila ng kamatayan na umaaligid sa hangin. Nang matapos ang lahat at niyakap ng lahat si Samantha kasama ang kanilang tunay na pakikiramay, nagpasya na rin sina Samantha at Matthew na umuwi. Sa sandaling lumipat sila patungo sa kotse, nakita ni Samantha ang isang babae, nakikipag-usap sa ilang kaibigan ng kanyang ama. Bumigat ang hininga niya sa kanyang lalamunan nang maaninag niya ang ilang features sa babae. Nakasuot siya ng itim, purong itim, hat, dress, sapatos at shades, at sa kabila ng marupok na okasyon ng kamatayan, nagawa pa rin niyang mapanatili ang isang ramrod straight posture at hindi natitinag na kalmado. Tinawagan siya ni Samantha ilang araw pagkatapos ng kamatayan ni Patrick upang ipaalam sa kanya ang mga unfortunate circumstances, ngunit ang telepono ay napunta sa voicemail, kaya walang ibang pagpipilian si Samantha, kundi ang mag-iwan ng mensahe. Hindi na siya tumawag at hindi maintindihan ni Samantha kung bakit, pero ano ang dapat intindihin pagdating kay Lilith Garcia. Nakita ni Matthew ang direksyon kung saan naglalakbay ang kanyang mga mata, na pagtanto niya kung ano, o sa halip kung kanino, ang kanyang tinitingnan. Ano ang gusto mong gawin? Mahinang tanong ni Matthew. We can go home if you want, aniya, alam niyang mas lalong nadudurog ang puso ni Samantha nang makita ang ina. Napalunok si Samantha, napako ang tingin niya kay Lilith. Yeah, let's go, wika niya. Ang tahanan ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Kapag nakikita niya sina Josiah at Sapphire, mas magaan ang pakiramdam niya. Ang kanyang ina ay hindi. Lumipat sila patungo sa sasakyan, namumula si Samantha nang marinig ang kanyang pangalan. Napahinto siya, napapikit ng mariin ang irehistro ng utak niya ang pangalan. Si Lilith iyon. Nakatayo siya na nakaugat sa isang lugar, ang kanyang mga kamay ay namumuo sa mga kamao, hindi dahil sa galit, ngunit sa sinusubukang ay compose ang sarili. Samantha, tawag niya ulit at maya-maya pa, magkaharap na sila. Wala ng shades si Lilith kaya't ang kanyang kulubot na asul na mga mata ay nakakagulat na napuno ng sakit, pula at luha. Hindi makapag-formulate ng reply si Samantha sa mga sandaling iyon, ang tanging nagawa niya ay titigan ang babaeng ipinangako niyang kamumuhian sa buong buhay niya. Pero kahit papaano ay hindi puot ang unang emosyon na naramdaman niya habang nakatitig sa kanya, at sa pagkakataong iyon ay inisip ni Samantha kung first time ba niyang makitang umiyak ang kanyang ina. Ang hindi natitinag na katahimikan na tila nakamit niya ilang sandali lamang ang nakalipas ay bumagsak na parang magnet to iron. Nanginginig ang manipis niyang mapupulang labi, at maya-maya ay isang malakas na hikbi ang kumawala sa labi niya. Gustong-gusto ni Samantha na iwan siya sa mismong lugar na iyon na umiiyak, ngunit hindi siya pinahintulutan ng sarili niyang puso, at anuman ang sama ng loob at disgusto na dala niya para sa babae, umiyak din siya, sumama sa kalungkutan nang ang minamahal nilang dalawa ay nawala. I'm sorry. Umiyak si Lilith at habang itinatayo ni Samantha ang mga pader sa paligid ng kanyang puso, sa bawat brick at cementation of mortar, bumagsak ang mga ito, naiwan ang marupok na sisidla na nalantad sa kalungkutan. Pareho silang nakatitig sa isa't isa na may luhang nagbabadya ng maalat na kalungkutan sa kanilang mga mukha.
Sa wakas, nang masira ang parehong matigas na kalooban, wala silang ibang nagawa kundi ang sumuko sa yakap ng isa't isa. Ilang segundo silang nakatayo sa ganoong posisyon bago humiwalay si Samantha. Kailangan nating mag-usap. Binigyan sila ni Matthew ng oras na mag-isa, habang siya ay umupo sa kotse at suriin ang mga bata. Parehong nakaupo sina Lilith at Samantha sa isang maliit na bench, malapit sa sementeryo. Sa loob ng ilang oras, walang nagsasalita, hanggang sa tuluyang nagawa ni Lilith. I haven't been the best wife or mother over the years, panimula niya at alam ni Samantha na hindi siya sasang-ayon sa kanya tungkol doon. I'm not proud of most the things I've done, Samantha. I was selfish and concerned about my own self, but you've got to believe me when I say I love you and Patrick. I don't. Matigas na putol ni Samantha, ayaw magsalita ng sobrang harsh ngunit napagtanto niyang hindi na ito mapipigilan. Ang pakiusap ng kanyang ama ay ang pandikit na nakahawak sa kanya sa upuan, na nagpapahintulot sa kanya na makinig sa kanya. Talagang ginagawa ko, ngunit pinahintulutan ko ang aking pride at ang aking pagkamakasarili na maging hadlang sa pagpapahayag ng tunay kong nararamdaman. Ikaw ang mami ko at pinaniwalaan mo ang isang kapitbahay sa sarili mong anak na muntik nang halayin sa sarili niyang tahanan, wika ni Samantha na nag-uumapo sa galit. Umuso si Lilith. And I'm sorry, Samantha, iyon lang ang masasabi ko sa puntong ito. Napangisi si Samantha. Anong silbi ng sorry kung tapos na ang pinsala? Naiwang tahimik si Lilith. Sigurado akong sinabi sa iyo ni Daddy na may sakit siya, kaya bakit hindi mo siya dinalaw? Tanong niya, na nagpatuloy ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Lilith na sagutin ang unang tanong. Hinintay ka niya araw-araw at sa kabila ng kasamaan mo, mahal at ipinagtanggol ka pa rin niya at patay na siya, at ngayon ay nagpasya ka ng pumunta. Napaluwa siya sa disgusto, ang mga bagong nabuong luha sa kanyang mukha. Hindi ka ba nito pinapatay? Nagpatuloy siya na may sapat na lason sa kanyang boses upang matamaan ang isang ahas. Namatay siya at wala ka doon, ang asawa niya. Galit na pinunasan ni Samantha ang mga luha sa kanyang mukha habang siya ay tumalsik mula sa bench. Bakit ka nandito, mami? Tanong niya sabay punas sa bibig niya at niyakap ang balikat niya. Samantha, please. Please what? Sigaw niya. Forgive you. Natapos niya nang may pinakamataas na antas ng pagkasuklam. Si Lilith ay umiiyak, labis, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Napalunok si Samantha. You heard my message about Dad's death, and you still not contact me. You didn't ask about his funeral arrangements. You didn't even call to see how I was managing it all. Ang kanyang mga salita ay malambot na ngayon. I was heartbroken, Samantha. Umuso si Samantha. So inaamin mo na may puso ka? Sandaling ipinikit ni Lilith ang kanyang mga mata. Nang marinig ko ang iyong mensahe, ayokong maniwala na totoo ito. Sa katunayan, hindi ako naniwala. Ilang araw akong nagsisikap na tanggapin ang katotohanan ng kanyang pagkamatay, at kapag naniwala ako, natakot ako. Natatakot ako dito, natatakot akong kausapin ka, dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran, at alam ko sa kaibuturan ko na dapat sana ay ako na lang ang nasa lupa. At ako sana ganun din ang kaso dahil sobrang sakit, at sakit ang idinulot ko sa inyong dalawa, pinagmasdan ko ang tahimik niyang pag-iyak sa kwarto namin nang umalis ka. Gabi-gabi siyang nagdadasal na iuwi ka ng ligtas ng Panginoon at ako, pinigilan ko at I'm sorry, umiiyak niyang sabi. I'm sorry for taking those years from you, I'm sorry wala ako para sa'yo, I'm sorry hindi ako naging ina sa'yo. Napaluhod siya sa harap ni Samantha na nanigas. I'm so sorry, Samantha, I'm so sorry. Umiyak siya, nakapulupot ang mga kamay sa binti ni Samantha. Nagkibit-balikat siya sa pagkakahawak. Mayroon akong dalawang anak ngayon, sambit niya. Ang isang maliit na batang lalaki na nagpapasaya sa akin sa pamamagitan lamang ng pagiging naruroon, at isang batang babae na matalino at nakakatawa, pinasaya nila ako. Ang lalaking naghihintay sa akin sa kotse ay nagpapasaya sa akin. And I wonder, pinapatay ka ba nito? Lalong humihikbi si Lilith at pinanood si Samantha na walang emosyon ang mukha, ngunit nanginginig ang mga labi, at umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama, ang sinabi nito noong nakalipas na mga buwan. Samantha, makinig ka sa akin. Ang buhay ay masyadong maikli para gugulin ito ng may mabigat na puso at isang hindi nagpapatawad na kaluluwa. Alam kong mahirap ito, ngunit ang pinakamahusay na mga pagpipilian sa buhay ay hindi madali. Upang mabuhay ka ng masaya, alam kong ikaw ay magkaroon ng malinis na talaan, dapat mong gawin kung ano ang tama. Tila mas lalong bumuhos ang mga luha sa kanyang mga sinabi at hinaplos ni Samantha ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok dahil sa frustration. Tumayo si Lilith mula sa lupa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha.
Samantha, please, I'm willing to change, I'm willing to do anything to get your forgiveness, and I know it will take time but I'll wait, singot niya sabay hawak sa mga kamay ni Samantha. Naramdaman niya ang pagtutol ngunit hindi niya ito hinayaan. Bigyan mo lang ng pagkakataon ang relasyon mo, bago pa huli ang lahat, nakikiusap ako sayo. Tumikhim si Samantha. Handa akong subukan para kay Dad, sabi niya. Hindi magiging madali ang pagpapatawad, ngunit iyon ang kabayaran sa iyong nagawa. Tumango si Lilith, nanginginig ang ngiti sa kanyang mga labi nang bumaha sa kanyang katawan ng saya. Kinila niya si Samantha sa kanyang mga braso at sa kabila ng kanyang sarili, hindi humiwalay si Samantha. Pinayagan niya ito. Sumulyap sa direksyon ng puntod ng kanyang ama, naisip niya, sa buhay, may kamatayan at sa kamatayan, may ibang buhay. Bagamat tila kakaunti ang kaligayahan sa isang punto ng kanyang buhay, ipinaalala nito sa kanya na hindi siya nabuhay sa fairy tale, there were no happy endings, ang mga pagtatapos ay hindi masayang ngunit siya ay nagplano sa paggawa sa kanya sa pagitan ng isa na kanyang nabuhay ng lubos. Ang buhay ay masyadong hindi inaasahan at maikli upang gugulin ito na humahawak sa mahabang asno sa manang loob at mga sira-sirang mukha. Si Samantha, sa sandaling iyon, ay nangako na siya ay magiging masaya. Mabubuhay siya hanggang sa hindi na siya kayang tanggapin ang buhay. At kaya ginawa niya. Parehong itinapon ni Samantha at Matthew ang mga cover sa kanilang mga ulo, huminga ng malalim at sa pagitan ng pagtawa. Wow, that was amazing, napabuntong hininga siya, nakatitig sa puting kisame habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Tumawa si Matthew, mas maganda kaysa sa una, hindi ba, tanong niya na hangang-hanga pa rin sa naranasan niya kanina lang. Oo naman, biglang nabulunan si Samantha. Ang una ay wala sa malapit na kompetisyon sa lubos na kasiyahan na kanilang pinagsaluhan. Tasing na may malabo ang isip ay hindi lumapit sa matino, sa pag-ibig at madamdamin. Tumingon si Matthew sa gilid niya, sabay abot kay Samantha habang hinahalikan muli ang malambot nitong labi, ang sarap nito na naging sanhi ng isang alo ng emosyon na bumalot sa kanya. Umatras siya at inilapit ang bibig sa dibdib niya. Wi, hinalikan niya ang dibdib niya. Can go? Gumagalaw sa leeg niya, another round, sa wakas ay naabot niya ang kanyang mga labi at numisi siya sa kanyang tugon. Mat, magigising na ang mga bata at pinatahimik siya nito ng halik at ang pag-iibigan na dala nito ay nakalimutan ni Samantha ang sinabi niya kanina. Mom, Dad, dumating ang boses ni Sapphire, dahilan para manigas sina Matthew at Samantha. Napangiti pa rin si Samantha nang marinig ang tawag ni Sapphire sa kanya ng mom. Ilang buwan pagkatapos ng libing ng kanyang ama nang hilingin niyang makipag-usap ng private kay Samantha. Samantha, may ask you something? Siya ay nagtanong kapag sila ay nag-iisa. Si Sapphire ay tila nakakagulat na nahihiya at si Samantha ay nag-aalala tungkol dito. Sure, mabilis niyang sinabi. Kinalikot ni Sapphire ang kanyang mga daliri, nakayuko ang kanyang ulo sa gawain habang kinakabahan siyang ibinabaluktot ang kanyang bibig. One day Josiah will call you mommy, so I, napatigil at napabuntong hininga siya, if you say no, I will be okay with it. Sapphire, what is it? Samantha prodded, already sensing where the conversation was headed, and boy, lumalangoy na ang puso niya sa tuwa. Can you be my mommy too? Bulalas niya. Tumawa si Samantha, biglang naluluha. Honey, you didn't have to ask, I took the job a long time ago. Tumiwanag si Sapphire. So I can call you mommy then. Umiyak si Samantha bago siya hinila sa kanyang mga bisig. Of course. Hey, narinig niya ang boses ni Matthew at napatigil siya sa pag-iisip. Yeah, tanong niya, hinahanap ang mukha niya. Come on, magbihis ka na. Kapag hindi tayo nakita ni Sapphire, papasok siya dito at sa totoo lang, wala akong mailalagay na holy water sa mga mata niya kapag nakikita niya tayong ganito, bulalas niya sa pagitan ng pagtawa. Umisi si Samantha. Nako, pasensya na, hindi lang ako masanay sa tunog ng mommy. Inamin niya. Napangiti si Matthew habang hinalikan siya sa labi. Halika na. Dali-dali silang nagbihis at pumunta sa sala kung saan nadatnan nila sina Sapphire at Josiah. Pareho silang nakapijama at nakaupo sa sofa. Nang makita sila, agad na tumayo si Sapphire at tumakbo sa tapat ni Josiah, ilang pulgada lang ang layo. Saf, what's going on? Curious na tanong ni Matthew. Just watch, ang tanging nasabi niya bago ibinalik ang tingin sa nakababatang kapatid. Hindi na siya ang marupok na maliit na sanggol na kailangang manatili sa ospital sa loob ng maraming buwan, ngunit siya ay lumaki na bilang isang cute na batang lalaki na may kulot na kulay orange na buhok, snow white na kutis at malalaking berding mata na nasusuklay ng makapal na mahabang pilik mata.
Come on, Jay, tawag ni Sapphire sa nakaluhod na tuhod, bahagyang pumalakpak sa kanyang mga kamay bilang pampatibay loob. Come on, baby, it's time to show mom and dad what you can do now. Napakunot ang noo ni na Samantha at Matthew, habang nanunood, iniisip kung ano ang nangyayari. Tinampol ni Samantha ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig nang gawin ni Josiah ang unang hakbang, nanginginig sa proseso, ngunit hindi siya nahulog. Oh my, gulat na sabi ni Matthew habang mabilis na lumakad palabas ng kwarto, halos agad na bumalik na may hawak na video camera. Si Josiah ay gumawa ng panibagong determinadong hakbang, ngunit sa pagkakataong ito ay bumagsak siya sa kanyang mga kamay, kaya napabuntong hininga si Samantha. Mabilis siyang bumangon at tumawa na may laway na dumadaloy sa mapupulang labi niya bago siya nagpatuloy. Natawa din si Sapphire at nang marating niya ang kinaroroonan niya, hinila siya nito sa kanyang mga braso para yakapin. You did it! Umisi siya, hinalikan siya sa buong mukha. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Josiah, hinila ang buhok ng kapatid. Si Matthew at Samantha ay namamangha pa rin sa nangyari sa kanilang mga mata. Sumunod si Samantha at niyakap silang dalawa, hinalikan sila sa noo, habang nire-record ni Matthew ang eksenang may hindi maikakailang kaligayahan. Lahat sila ay nagsasaya sa damdamin sa loob ng ilang segundong lumilipas, lahat sila ay nagpapalitan upang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Tumunog ang doorbell at natahimik ang lahat. I'll get it, sabi ni Matthew na tumungo na sa pinto, habang binuhat naman ni Samantha si Josiah, nagmarcha sa likod ni Sapphire na pumunta sa kusina. Binuksan ni Matthew ang pinto para hanapin si Jason. Hey pare, nagkamay silang dalawa at nagtapik sa likod. Sumilip si Matthew sa gilid, tinitingnan kung nasaan si Samantha o Sapphire. Did you get it? Bulong ni Matthew na bakas sa boses niya ang pananabik. Nakangiting tumango si Jason, hinila ang maliit na bag mula sa loob ng kanyang jacket at ipinagmamalaki itong itinaas. Salamat pare, may utang ako sa iyo, sabi ni Matthew, kinuha ang bag sa kamay niya at hinalungkat na. Kinuha niya ang maliit na itim na kahon at binuksan iyon, ngumiti ng malapad nang makita ang beautiful diamond ring cushioned in place. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na kunin ito sa jewelry shop dahil alam niyang wala na siyang maraming oras. Matt, who, napalingon si Samantha sa isang sulok na nagtatanong, ngunit natigilan siya nang makita si Jason. Jason? Hey! Mabilis at kinakabahang itinulak ni Matthew ang kahon sa kanyang bulsa, pinayagan si Jason na batiin si Samantha para hindi siya magmukhang suspicious. Samantha, you look lovely. As always, anito habang bahagyang niyakap siya at sinimulang paglaruan si Josiah na nakatitig sa kanya. Hey little guy, well aren't you growing fast? Ngumisi siya. Anyway, I was just in the neighborhood and decided to stop by and see if you guys are getting ready for the party. You know how the Gomez are when it comes to tardiness, nakataas ang isang kilay habang pinamamahalaan niya ang isang pilit ng ngiti. It's 8 a.m. Jace, turo ni Samantha. I don't think it will start anytime soon. We have a few hours to get ready. Oh, well I am. Napatigil siya at napakamot sa ulo. I'll be heading back, so I'll see you later, aniya, na tumungo na sa pintuan. Tinapik-tapik si Matt sa likod, binigyan niya ng mabilis ng ngiti bago umalis. Nagkibit-balikat si Matthew. Makalipas ang 6 na oras, umalis ang mga nakatira sa Gomez residence sa kanilang tahanan at nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Matthew kung saan gaganapin ang party. It was an annual event put on to celebrate friends, family, and love. Kinakabahan si Matthew na umalis ng bahay, ngunit ngayon, dahil nasa lugar kung saan ang isang sagot ay posibleng magpabago ng kanyang buhay magpakailanman, ang kaba ay nagpapatunay na isang maliit na pahayag. Tumabas siya sa driver's seat at tumayo, saglit na nakalimutan na hindi pala niya pinagbuksan ng pinto si Samantha. Bumulong ng mahinang sumpa, mabilis niyang ginawa yon, pinamamahalaan ang isang ngiti. Pinagmamasdan niya si Samantha na maayos na dumudulas na kasing ganda ng isang swan. Ang kanyang royal blue, second dress ay ginawa ang lahat upang bigyang diin ang kanyang mga hubog at mahabang binti. Ang kanyang buhok ay mahusay na naipit, na naglantad ng isang leeg na tila ginawa para sa dila. Sinaway ni Matthew ang sarili dahil sa bigla ang direksyon kung saan siya dinala ng kanyang mga iniisip. Okay ka lang ba? Tanong ni Samantha. Umiti siya. Perfect, sabi niya sabay halik sa noo niya. You look absolutely stunning, by the way. Umiti siya, namumula ang mga pisngi niya, you don't look bad yourself. Pumasok sila sa bahay, masayang binati ang mga bisita na kinabibilangan nina Faith, the Gomez, Jason at Lilith. Awkward pa rin ang relasyon nina Samantha at Lilith pero unti-unti na silang natututong magkasundo.
How are you? Nahihiyang tanong ni Lilith. I'm well, sagot niya at nagpatuloy ang usapan. Si Lilith ay naglalaro ng oras para makipaglaro kay Josiah na natatawa sa binigay na mga kilati. Mga isang oras sa party, tumigil ang music at nasa DJ si Matthew na may hawak na mic. Nakikurious si Samantha habang pinagmamasdan siya na kinakabahang nilinis ang kanyang lalamunan. I'll take Josiah, sabi ni Rachel, napangiti kay Samantha habang kinukuha ang baby sa kanya. Hello everyone. I am well, I've never done this before, so please excuse my nervousness. Natatawang dinilaan niya ang labi. It has been almost 2 years since I met this particular woman, and it has been like a roller coaster ride, honestly. But in that ride, I experienced a lot of things, frustration, anger, grief, happiness, and then there was one emotion, so powerful and strong that is now allowing me to stand here and say all these things. At iyon ay pag-ibig, ngumiti siya, habang pinapanood ang mga luhang kumikislap sa mga mata ni Samantha sa liwanag sa silid, at ang paraan ng paggamit niya ng kanyang kamay na takpan ang bibig para itago ang gulat. Nagpatuloy si Matthew. I fell in love and I fell hard, at ngayon ay hindi ko maisip ang aking buhay na wala siya, o ang kaligayahan na dulot niya sa akin at sa aking pamilya. I'm in love and I'm in love with the feeling na dinala nito sa akin, and so today as I stand here with my heart hammering, I'd like to ask. Napatigil siya at dahan-dahang lumapit kay Samantha na nanginginig at umiiyak at hindi makapaniwala. Lumuhod si Matthew, inilagay ang mic sa sahig at dumukot sa kanyang bulsa, inilabas ang isang maliit na velvet box na binuksan niya at inilagay sa harap ni Samantha. Samantha Elizabeth Fisher Garcia, will you make me the most relieved and happiest man alive by becoming my wife? Nabulabog ang buong silid sa tanong niya, ngunit mabilis silang natahimik nang marinig ang sagot niya. Si Matthew ay isang nervous wreck and Samantha. Si Samantha ay ganap na hindi nakapagsalita at sa pagkamangha, masyadong nabigla upang magbigay ng tugon kaagad. Umiiyak siya at nang sumilay sa kanya ang kagandahan ng lahat, tumawa siya, iniunat ang kanyang kamay habang ang kanyang kaligayahan ay nagbunga ng tugon. Yes, hiyaw niya, yes 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 Matt. Tumawa si Matthew at tumayo, hinila siya sa kanyang mga bisig, pinaikot-ikot siya at hinahalikan siya na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Salitaan at maluwalhating hiyawan ang sumabog sa silid. I love you Matt, sabi nito sa labi niya. Nakangiting tumango si Matthew, say it again, bulong niya. I love you and I'll spend the rest of my life showing and telling you how much I do, she said, tears of joy still streaming down her face. I love you too. I love you so much. Thank you for making me whole again, and with that hinalikan niya ito na parang sila lang ang nasa kwarto, sa mundo. Pero nandoon si Sapphire na sumiksik. So can I be the flower girl? Ngumisi siya at nagtawanan silang lahat. Sa pag-ibig ay walang duda na kasangkot at sila ay magpapatunay na iyon ay totoo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay kasama ang pamilya, at mga kaibigan. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Samantha at Matthew. Forgiveness is the best form of love. Kailangan ng isang malakas na tao para humingi ng sorry, at mas malakas na tao para magpatawad. Sa buhay, maraming pagsubok na darating, pero anuman mangyari huwag tayong susuko, dahil sabi nga habang buhay may pag-asa, sa bawat sakit at hirap, sa dulo nito makakamtan din natin ang ginhawa sa buhay, at lahat ng mga nangyayari sa atin, masaya man o hindi lahat may dahilan. Hindi madali ang buhay sa mundo, pero kung magtitiwala ka sa taas at sa sarili mo, lahat na gusto makukuha mo. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako, sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.